Yo, what's up mga idol? Tisoy Wonder nga pala. So, naalala niyo na naman ba ako? So, ako nga pala yung nagparapol ng tare. Pero bago ang lahat mga idol, pero hindi po sayang yung parapol ng tare natin na matutuloy po yun. Hindi lang po kasi natin mapapakita dito yung parapol natin na tare. Pwede niyo po ako i-follow po dito. Yan, yan po yung page ko mga idol. And then, follow nyo po ako dyan. Andun po yung mechanics ng paparapol ng tinatare. So, what's up mga idol? And then, nagkakaproblema nga ba kayo idol sa mga manok nyo? Nagkakasipon nga ba? So, lumulobo yung mata. Namamaga. Tapos, ang dami na kayong antibiotics na ginagamit. So, nakikita ko to sa mga puse. Especially sa puse, nakikita ko kasi to eh. Ang dami niya na daw gamot na ginagamit, hindi gumaling. Naka 14 days na na paggamot, ganitong antibiotics ginamit niya, hindi po natin pwede papangalan dahil bawal po kasi yun. So mga idol, tutulungan ko kayo kung paano gamutin yung mga gamot, yung mga manok nyo sa sipon, bisik, halak. Ito po yung gamit ko. Actually, personal experience lang ito mga idol. Pero epektibo sa atin. So itong video na to, ito po yung tinagal ni YT dahil siguro nireport ng ibang alam natin galit sa gamot na sinasabi natin. Back mga idol. So alam ko nandito kayo dahil interesado kayo paano malaman ang paggamot ng manok nyo sa sipon, pisik, halak, tsaka yung mga lumulobong mata. Pero bago ang lahat mga idol, kung bago lang po kayo sa channel natin, huwag nyo na rin po kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin yung notification bell mga idol para updated po kayo sa mga video natin. So bago ang lahat, bago tayo mag-proceed sa traffic, shoutout nga pala kay Boss Jet, admin ng PCM. Next time, dadalaw tayo sa manuka ni Boss Jet. Papakita natin sa inyo yung mga bloodlines niya. Tsaka yung mga WPC banded ni Boss Jet. So, siya yung admin ng PCM. Ang napakaganda doon is mga pointing, mga lahat na ituturo is talagang may mapupulutan ka ng leksyon pagdating sa pointing. Tsaka conditioning method. So, Idol Jet, maraming salamat dahil sa'yo. So, ito, isa rito sa admin na sumusuporta sa atin na tungkol sa pagbablog dahil marami tayong natutulungan sa pag-topics natin. Then, shoutout nga pala kay Jasper Lagamayo. Idol, ito rin, kung naghahanap kayo ng mga tare case, mga case, napakaganda rito kasi personalized talagang. Kung gusto nyo magpagawa ng mga tare case, napakaganda. Isa sa parang supplier kasi si Boss Jasper. Taga-Rizal lang si Boss Jasper. Pwede po kayo mag-directa doon. Sisend natin yung Facebook ni Boss Jasper. Then, yun. Ang, kumbaga, kung ano gusto nyo, sling bag, mga ano, depende sa budget nyo, pwede nyo naman kausapin si Boss Jasper. So, yun. Back to the topic, mga idol. Pag-uusapan natin. Kasi nakikita ko din to sa mga posts. Parang alas araw-araw ganito yung posting mga idol eh. Sa sipon, yung mga nanginginig yung mga manok nila. So tapos nakita ko parang ang dami nun ang isang nag-post eh. Ang dami yung malalaki na foreman, sayang. Parang mamamatay. Pero kung yung tinuro ko, ano lang niya, i-apply niya yun. Tsaka ma-update niya ako, talagang ma-ano natin yan, matutulungan natin. So, daming nagsabi na, kal na yan, kal. Siyempre, hindi nyo pag ginamot, hindi po pwedeng ikakal muna. Dapat gamutin nyo mga first week na gamutan, second week. Pagka second week, wala na talaga. Tsaka ka mag-decide. Siyempre, materialis nyo yun eh. Tsaka hindi natin alam kung ano rason nun. As long as hindi pa ganun kalala, masusolusyon na natin yan. So, ito mga idol, ito na naman yung magic pen ko. To idol, syempre bago ang lahat, bago po natin ituturo yung medication, kailangan po muna natin sabihin yung dahilan. So number one mga idol, maling paggamot. So pag sinabi kasi maling paggamot mga idol, yung ginamit na
Gamot, sample, sa sipon, puro sulpa yung ginamit nyo. Gamot sulpa, hindi antibiotic. Tapos gamot lang kayo ng gamot. Maling pagagamot. Hindi, yun yung isa kadahilanan na bakit hindi po gumagaling yung mga manok natin. So tulad dyan, minsan, gumagamot lang kayo. Nagpapakain kayo. Ginagamot nyo. Siyempre, pag ginagamot nyo yung alaga nyo mga idol, magbawas kayo ng tubig. Alam nyo kung bakit? Ang tubig, isa sa rason kung bakit nagkakasipon yung manok natin. Dahil sa tubig. So, yun, maling paggamot, mga idol, number one. Kailangan, sa whiteboard, kahit backyard breeder kayo, kailangan meron kayong ganito. Para everyday routine. Hindi, kasi ngayon, example, wala kayong programa. Sa susunod na linggo, iba na naman yung gagawin nyo. And then, third week, iba na naman. Kasi, wala nga kayong programa. Eh. Kumbaga, hindi maganda yung araw-araw yung ginagawa sa manukan nyo. Kasi, wala kayong program. So, payo ko lang as a backyard breeder, kahit backyard kayo, kailangan nyo may program para at least araw-araw alam nyo na gagawin nyo. Basahin nyo na lang pag nakakalimutan nyo. Pero at least, diba, baga tuloy-tuloy, baga meron kayong progress na sinatawag nila. So, pangalawa, pinapabayaan. Sample, may sipon na mga idol. So, pag may sipon na, automatic yun, kukunin nyo. Tapos, lalagay nyo agad sa kulungan. Huwag nyo hayaan kasi minsan, kung napapabayaan niya yan, okay lang yan kasi hindi pa malala. Siyempre, mahahawakan niya yung mga kasama niya. So, yun mga idol, especially, pag gumawa kayo ng may sipon na manok, mag-alcohol kayo, magugas kayo. Huwag po kayong humawak sa mga healthy na manok. Kasi, minsan, kayo po yung magdadala ng sipon sa mga healthy na manok. Kasi, nahawakan niyo po is yung manok na may sipon. So, kailangan, ang pakainan nun, tubigan nun, nakahiwalay, naka-elevate. Tapos dapat naka-elevate, wag na po dapat ilagay sa lupa yung mga may sipon. Dapat nakakulungan po talaga yun. Yun mga idol, parang hospital din. Then the next is yung pondo. Yung pondo, ito yung nakakalimutan natin dahil nagtitipid tayo mga idol. So imbis na magtipid kayo idol, napapagastos kayo. Dahil pag wala kayong pondo sa manok nyo, syempre magkakasipon nyo. So pag sinabing pondo, kahit wala po siyang sakit, example, weekly, magbibigay po kayo ng every week, meron kayong 2 days, mag-antibiotic, bigyan nyo antibiotic, kahit wala po silang sipon. Wala po problema yun. Kasi at least, kung meron ng bacteria sa katawan nila, or magiging may sipon man na magkukos, magkakasipon pa lang, may pondo, mapiprevent natin. Diba? Sabi nga nila, diba? Better, prevention is better than cure. Diba? So, ganda, magpiprevent tayo kaysa sa kinagamot natin. So, ang next, maduming lugar. Siyempre, itong pinaka mahirap sa handler tsaka breeder talaga. Lagi ko nakikitang nare-reklamo. So, pag sinabi mong handler ka, hindi lang puro sisiw. Kasi kailangan maglinis ka rin ng bakuran. Kahit breeder, kahit basta sa panukan tayo, everyday naglinis din tayo mga idol. Hindi rason yung busy tayo. Kasi, example, yung kaduming lugar nagre-reflect sa tao na sa sarili natin. Syempre, magre-reflect din sa mga alaga natin. So, 'di ba? Paano magiging healthy yung manok mo kung puro dumi? Diba? Naturally minsan may dumi, pero hindi pwedeng madumi talaga ang ano natin. So, especially kailangan niyo mag-disinfect kayo. So, every week maganda maglagay kayo ng disinfectant. Lagay niyo sa spray niyo yung kulungan ng yan, weekly, nalilinis nyo yan. Kahit sa cording, maglalagay kayo ng abo sa yung direkta sa dumi ng manok. Di ba, mahaponan yan. Tapos yung ilalim nun, may dumi. Yan, didisinfect nyo yan, dilinisan nyo, yan. Mas maganda rin yan, weekly. Then, yun na, pang lima, napapabayaan na tubig. Yun, especially, mga dilata. So, mga tamad na handler dyan. Huwag na kayong maging tamad dahil alam nyo, napakasakit sa ulo sa amo nyo yan. So, pag tubig, dapat kasi pag tanghali, napapalitan nyo yung tubig. Tanghali, umaga, hapon din. Kasi minsan, nabababad yung tubig. Mainit, diba? Nainitan. Tapos pupunta ng manok, iinumin. Pak, kinabukasan, halak. Doon nagkasisimula yung halak, mga idol. So, yun lang mga idol. Yan yung limang kadahilanan, mga idol. So, tapos ito, idol. Pipresent ko na yung gamot na ginamit ko na limang araw ko ginagamit. So, 5 days, minimum, 7 days is maximum na mga idol. So, itong gamot na to is gamot pantao to mga idol. So, ito na nga mga idol, ito na po yung paggagamot natin. So, ito yung medication na sinasabi ko mga idol. So, as long as nakikita nyo mga idol, sa day 1,
Sa day 1, sa umaga mga idol, magpapaligo muna tayo ng alaga natin. So, paliguan muna natin siya sa umaga. Yung painitan. And after that mga idol, bibigyan po natin siya ng doxycycline. So, yung doxycycline mga idol, sa amin 2 piso lang yan. Pero pantao yan mga idol. Maliit lang po yung ano yan, dosage yan, maliit lang. Kaya kaya-kaya ng manok natin yan. So, kaya nga matapang para at least mabilis siya magamot. Pero hindi siya ma-overdose kasi yan, ganun nga ginagawa. Maliit lang po siya. So, maliit lang yung milligram niya, mg. So, then, stress tab. Stress tab po mga idol, pantao po yan. So, yung stress tab ng pantao, hatiin nyo po sa isang manok po yan, ha. So, 4 months to stag, cock, pullets, broaden, kaya-kaya. Yun mga idol, day 1, sa umaga, paligo. So, yung pagpaligo mga idol, as day 1 lang po natin gagawin. Then, doxycycline, stress tab. So, dahil stress siya, yung stress tab, yun yung magsisilbing pagkain niya mga idol. Huwag niyo po siya painumin ng tubig sa day 1 hanggang day 3 yan mga idol. Pagkain wala rin. So, gamot lang muna mga idol. At hindi naman siya magugutom dahil meron siyang stress tab. Yung stress tab yun yung magsisilbing pagkain niya sa ngayon. So, hindi siya, hindi rin siya ganun kamangina dahil may stress tab siya. May anti-stress yung pantao niyan. Talagang maganda yun sa katawan ng mga manok natin mga idol. Then, sa day 2 mga idol, doxycycline din. At saka stress tab. So, sa day 2 mga idol, makikita nyo na. Nga pala mga idol, bago nyo po lagay itong gamot, lamusan nyo muna. Pag hilamos, tanggalin nyo po yung sipon, lahat po, tanggalin nyo po, punasan siya. Tapos, huwag nyo po kalimutan, mag-alcohol po kayo before and after po. Tsaka magugas po kayo ng sabon. Dahil yung sipon po niyan, bakteriya, baka mahawak nyo po sa mga healthy na manok, mas delikado. Mas maganda may gloves po kayo. Then, sunog na. Then for the next day 3, ganun pa rin mga idol. Day 3 na, meron ka doxycycline, stress tab. Then ganun pa rin sa bago gamutin, tanggalin yung ano, yung sipon. And then maganda nasa kulungan na siya idol. Every day, di ba nasa kulungan siya. Yung ilalim ng kulungan, mas maganda na isprayan nyo po ng disinfectant yun yung ilalim. Every day din po yun. Para hindi na kumakalat yung bacteria. Then sa day 4, pwede na po tayo magpakain. Ang gagawin po natin is saging lang. Saging or tinapay na may or pellets na basa. Basta basa lang konti. Tapos yung tubig, kontrolin pa natin. Siguro mga 3 dips lang. Pwede na po yun mga idol. Pero sa day 3, mga idol, meron na yung resulta. So, huwag nyo muna biglain sa tubig tsaka pagkain. Kasi alam naman natin na yung sipon is nagagaling sa tubig, di ba? So then, sa day 5 mga idol, sigurado ako. So sa day 3, wala na siyang, example, kung sa day 3 pa lang, wala na siyang sipon, tapusin niyo po hanggang day 5. Kasi yung day 5, day 4 tsaka day 5, yun po yung magiging pondo. Na kung sinasabi natin, flushing, na sigurado tayong wala na talaga. So, pag hindi siya gumaling ng day 5, meron pa konti sa day 5. Gagawin natin day 6 tsaka day 7 mga idol. 7 days mga idol. Tsaka sigurado ako, bago po natin gamitin itong paggagamot na sinasabi ko po sa inyo mga idol, wala po kayong ibang gamot na ginamit bago po dito. Tsaka huwag nyo po itong laktawan. Sabot kasi minsan, pag day 3 okay na. Pag day 4 di na kayo nagagamot, hinahayaan nyo na. Hindi po ganun. Hindi po pwedeng ganun. Dapat may pondo po tayo mga idol. Dahil babalik at babalik po yung sipon sa alaga nating manok. Diba? Imbis na makatibid tayo, mapapagastos tayo mga idol. So yun mga idol, yun yung experience ko. Yun yung nagpagaling sa alaga akong manok. So papakita ko rin naman, syempre yung alaga akong manok na ganyan. Kasi yung nangyari yun mga idol, sa umaga napakalakas ng ulan. Tapos biglang uminit. Gabi, syempre stress yung manok. Ulan, yung ano ng lupa, medyo pangit kung nalangap ng mga alaga manok natin. Syempre madumi yung ano. Tapos ganun, di ako nagpondo. Kinabukasan, lumobo. Actually, sa lahat ng manok, siya lang yung ganun eh. Pero iba, hindi naman kasi, yun nga, yung parang, siguro, medyo mahina, wala siyang pond sa katawan, na antibiotics, kaya ganun. So, yun lang mga idol, maraming salamat. Kung meron po kayong katanungan mga idol, comment lang po dito. At kung meron din po akong hindi nasabi mga idol, pwede na rin po kayong mag-comment yan. Pero alam ko mga idol, hindi lang ako gumagamit nito. Alam ko especially marami yung mga breeder na matatagal na breeder na gumagamit ito. Tsaka handler.
So, isa pang napakaganda rito mga idol. Napakatipid. Hindi po tayo magastos ng 100. Hindi po kayang ubusin ng 100 yan. So, yun na mga idol. Maraming salamat. Keep safe. God bless. Huwag nyo na rin po kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell mga idol para updated kayo sa mga video natin.